Marvin Bedonia? Laborer? Ba't kailangan mong sabihin na engineer ka? Bakit? Ako lang ba? Pamegan-megan ka pa? Mary Jane Tiglaw? Hoy! Huwag mong ihahalin tulad yung pagsisinungaling mo sa ginawa ko. Dahil ako, pinalitan ko lang yung pangalan ko. Eh ikaw, buong pagkatao mo, pangalan mo, trabaho mo, ano, pati picture mo sa printer, pinalitan mo! Itong nagdaang mga taon, halos lahat ng mga kabataan ngayon ay sa social media na nakakatagpo ng partner. Ang iba nga eh, nagkakaroon na ng relasyon bago pa man sila magkita ng personal. Kaya naman marami rin ang nabibiktima ng tinatawag na posers o mga taong nagbibigay ng ibang pangalan at nagpapadala ng litrato na hindi naman pala nila tunay na pagkatao. Kung minsan, nagiging daan din ang internet para mabuo ang isang nakakatuwa at nakakakilig na pagsasama. Isa na rito ang itatampok natin ngayong gabi. Isang totoong kwento na nagsimula sa hindi maganda, pero umusbong naman at nagbunga ng relasyon na pangmatagalan. Dito lamang yan sa aming episode na pinamagatang From Poser to Forever, The Marvin at Jane Bedonia Love Story. Oh, ang ganda! Project! Project! Back! Fierce! Look at the camera! Feel mo! Feel ya! Feel natin lahat! Feel the pain! Ang ganda nun! Uy, Jane, I think bagay kayo. Picturean ko nga kayong dalawa. Sige na! Uy! Oh, atras ka pa, atras ka pa. Sige na. Bakit tayo magpapapicture? Hindi ko naman yan boyfriend. Oh, ay, ako! Arte ka pa! Huwag nga! Atras ka pa, atras ka pa. Oh, wala kami relationship. Hindi pwede. Hindi pwede. Uy, Jane! Ah! Ayos ka lang? For sure, winish mo to. Ha? Anong winish? Na mahulog ako sa'yo. Ah, oo. Winish ko na mahulog ka. Don't worry. Sasaluhin naman kita eh. Basta magtiwala ka lang. Angat pa na nga ako. Hindi, dito lang tayo. Ah! Hanggang mamaya. OJ! Sito mo na ako. Hmm? Sige na naman. Na nanliligaw sa'yo eh. OJ! Sige na. Ano ba? Marami pa akong trabaho. Tara na, tara na! Beshi, huwag ka na ngang choosy. Ano ba? Go, go, go na! Sige na, sagutin mo na si Lito. Pogi naman eh. Hindi ako mahilig sa pogi. Yan ang gusto ko sa'yo, Jane. Patas ka. Ikaw ah. Beshi, ano ba talagang gusto mo sa isang lalaki? Pwede, simple lang naman. Yung hindi manloloko, yung mapagkakatiwalaan, saka hindi nagsisinungaling. So, ayaw mo talaga ng gwapo? Sure ka na? Hindi talaga ako mahilig sa pogi. Eh, yung may abs? Abs? Yung parang init. Yan ang abs. Look, look. Baka yung init, ha? Ano, Beshi? Buhay ka pa? Hindi ako may sabogi! Jane, Marvin, yung munang umpisa, ha? Galing ka na anong probinsya? Pampanga po, ma'am. Pampanga. Paano ka napunta ng Maynila? Kinuha po ako ng pinsan ko, ma'am. Tapos yun, pinasok niyo po ako nagtrabaho. Tapos? Tapos yun nga po, may nakilala po akong isang ano, yung lalaki, yung... Tukso-tukso lang po yung nangyari, ma'am. Tukso-tukso sa inyo? Opo. Bali, yung totoo po, hindi ko talaga siya, ano, hindi ko talaga siya gusto. Kaya lang, parang... Kaya lang. Yung bumigay ka, bumigay. Opo, ma'am. Parang bumigay. Tapos pagka bumigay, o ano na? Ayun po, yun. Ano may nangyari. Yun? Ano nga, may nangyari. Tapos nangyari, ano? Border na ako. May good news ako sa'yo.
Ako naman may bad news. Ano? Endo na ako bukas. Kaya baka hindi na tayo madalas magkita. Paano yun? Paano tayo? Paano tayo? Di ba mag-MU lang tayo? Oo! Naging mutual understanding tayo. Pero mula nung pinababa mo yung panty ko, iba na yun! Jane, tanggapin mo na lang, pag endo, tapos na. Bye-bye, love life. Move on. Nga pala, ano pala yung good news mo? Good news ako. Uy, congrats! Sinong tatay? Sinong tatay? Oh, ayan. Kilala mo na kung sino yung tatay? Oh! Yan din yung nanay! Sabi ko na eh. Dapat hindi ako naniniwala sa mga apps na yan. Dapat hindi ako nagpapaloko sa mga apps na yan. Kasi kung anong tigas ng apps mo, yun din yung lambot ng paninindigan mo. Pupunta sa Jordan o sa Manila Zoo. Wow! Grabe! Okra yun ba ako? O sige, nabilisan mo na. Baka mahuli ka pa sa flight. Baby Rame, aalis lang si Mama, ha? Huwag ka magagalit sa akin, ha? Babalik naman ako, eh. Inagawa lang to ni Mama para sa kinabukasan. Kasi, mahal. Ano ka lang, hindi namin siya pababayaan. Dalawang taong ka lang naman dun eh. Sandali lang yun, mabilis lang yung anak, ha? Sige na. Sige na. Ngayon, ayaw ka pa dun sa Zoe. Dali na! Ayaw yung ano, outfit ko. Kayo kasi! Ingat! Babay, anak! Mag-iingat ka! Nabiguman noon sa unang lalaking inibig, hindi nawala ng pag-asa si Mary Jane na darating ang araw na matatagpuan niya ang kanyang forever. Shoot! Come on! Sige lang! Ayan, maglaro ka lang habang bata ka para pag tumanda ka, hindi ka na maglaro ng damdamin. Pogi-pogi mo pa naman, para kang silito. Nako, for sure. Paglaki mo, ang dami mong paiiyakin niya. Go! Go play, baby! Come on! Wait lang, Shogets. May nag-text na daily horoscope. Muling titibok ang puso mo para sa taong forever mo. Magbibigay ng swerte at saya sa buhay mong tigang. Tigang talaga. Tigang? No, no, baby. Never mind. Just play, okay? Malalapit na ang inyong pagtatagpo. Kaya mag-half fries ka na lang. Grabe. Grabe, ha? Pagtatagpo. Jordan, kaya sana ka mukha nung bata. Lucky color blue, lucky number 7. Sino kaya? Samantala, may isa naman lalaki na kagaya ni Mary Jane ay naniniwala rin sa sinasabi ng kanyang horoscope. Sagittarius! Magniningning ang bituin para sa babaeng nakda para sa iyo. Maligo nang 3 beses para hindi mag-amoy anghit. Lucky color red, lucky number 7.
Erin! This is it. Tingin ko, kailangan ko lang ayayang magpakasal mamaya si Lorelei. Tigil-tigilan mo na nga yung horoscope na yun. Di totoo yan. Di ka naniniwala sa horoscope? Hindi. O anong zodiac sign mo? Capricorn. O ba't alam mo? Juan! Mukha kang pakong sa suot mo. Pakwan? Ito yung lucky color of the day, mahal. Tsaka, we need to celebrate the night. Excited nga ako eh. Nimbawa pa ako pasukin man lang. Sige ka ba may dumaan dito na toro, suwagin ako. Marvin, hindi na kasi pwede. Bakit hindi pwede? Kasi sabi ko! Ay, good evening po, Mami. Anong Mami? Hindi naman tayo magkadugo. At mas lalong ayokong makatuluyan mong anak ko. Laborer ka lang, di ba? Yan na naman po masama sa pagiging laborer. Eh, marangal naman po yung trabaho ko. Marangal? Walang kinabukasan sa'yo si Lorelei. Pero, Aling Pilar, nagmamahalan po kami ng anak niyo. Tatlong buwan na nga ho kami. Kung ako riyanting ang napuputol eh, ang relasyon niyo pa kaya? Ako napuputol na ugnayan ninyo ng anak ko? Lorelei, come on, pipe for us. Sorry, Marvin. Tsaka tama si Nanay. Wala akong kinabukasan sa'yo. Tsaka... Hi, Lori. Hi, Mami. Hi, anak. Halika, pasok. Lorelei, asikasuhin mo na yung boyfriend mo. Sige po. Ako na bahala dito. Ako na magbabantay ng tindahan. Mahirap na. Baka masalisihan tayo. Ikaw, gabing-gabi na. Umuwi ka na. Ang pula-pula mo. Ang baduy-baduy. Tumasol eh. Pakwan? Pre, tinawag ka niyang pakwan? Diba? Pre! Alayo mo sa pakwan! Diba nga? Rambutan, mas malapit. Bakit mga rambutan? Eh, ikaw naman, masyado ka naman. Pre, alam mo, tama yung ginagawa mo, ha? Magpakalunod ko sa trabaho. Eh, mga babae, ako, dead man mo na yan. Tsaka, ang itsura mo ngayon, ang tigas mo ngayon, posibleng mo lang magkakagusto sa'yo, ha? Oh. Tingin nga ng mata. Tingin ng mata dali pa. Tingin ng mata dali. Oh, Pambansang Bay. Alden Richards. Tapos wag binaling mo dito. Yan, yung labi. Luro Madrid, ikaw ba yan? Ibaling mo sa Ilong. Yes. Yung Ilong. Bet na bet. Anong bet na bet? Betong na betong. Sira ulo ka eh. Kaya na. Rambutan yun. Betong na betong. Para kang ano. Pero alam mo, kinabibilib ko talaga siya, pre. Tibay ng loob. Pre, nakikita mo yun? Dalawang yun? May mga ganyang pormahan, balang araw magiging ganyan ako. Engineer? Hmm. Pangarap mong maging engineer? Oo. Oh. Pre, may mat dyan. Bakit? Madugo ang mat dyan, lusawang utak mo. Ba? Hindi mo natatanong, ang bilis ko yung sumagot sa mat. Mabilis ka sa mat? Oo! Oh. Ikaw, mabilis ka sa mat. O, di subukan mo! Susubukan ko yung bilis mo sa mat, try mo! Oo. 250 times 250. 500! Mali. Mali, ang layo. Bakit? Sinabi ko bang tama ako sumagot sa mat? Sabi ko, mabilis ako sumagot sa mat. Ha! Ha! Ang bilis nun! Hindi ko agad na-gets, pero ang bilis nun! Dalawang simpleng mga tao na may mga simpleng pangarap. Ang hindi nila batid, palapit na ng palapit ang pagtatagpo ng kanilang mga tadhana. Naku, miss ng mama na to yung anak na to, ng pugi-pugi. Loles, mana kay mama. Loles daw. Naku, may kumukontra na naman. Eh, kailan ka ba naman kasi naging flawless? Eh, di ba naman beses kang binulutong? Di ba, Nay? Ba sa labanos ako pinaglihi? Hindi sa labanos, anak. Sa palakang bukid. Tawang-tawa. Sige, maghahanda na ako ng pananghingi. Alam kong gutom ka na.
Palakang bukid, anak. Nako! Nako, huwag ka maniwala kay nanay pati kay tita. Nagsisinungaling sila. Labanos! Pinagaling si mama, labanos! Labanos. Salamat, ate. Nagiging magaan lahat dahil sa inyo ni nanay kahit mag-isa lang akong magpapalaki sa kanya. Shan! Yan ka na naman eh. Dadrama ka na naman. Pero alam mo ba, parati naman kita pinagdadasal na sana makakita ka din ng lalaki na magmamahal sa'yo habang buhay. Kasi deserve mo yun. Eh, kamusta ka ba sa Jordan? May nanligaw ba sa'yo? Oh, sure ako. Marami yan. Kasi mahilig sila sa exotic, di ba? Ah, talaga? Naku! Oo, alam mo bang nagkanda traffic-traffic sa pila ng panliligaw sa akin. Pero, I'm sorry, I'm busy. Busy ako. Dahil dito lang ako nakatutok sa anak ko. Well, nandito ka na rin naman. Mabuti pang gawin mo. Lumabas ka, makipag-text meet ka, ganun. Ay, alam ko na. Gumawa ka ng Friendster account. Friendster? Friendster! Yung sa website, website yon. Gagawin mo, gawa ka ng account, tapos lalagay-lagay ka ng mga picture, tapos add ka ng mga tao na may Friendster account din. Tapos magte-testimonial pa kayo, ganon. Malay mo, dyan mo na mahanap yung Prince Charming mo. Prince Charming? Oo! Meron pa ba nun? Dahil sa kagustuhan ni Marvin na makapag-move on sa kanyang ex-girlfriend, nilibang na lamang niya ang sarili sa paghahanap ng mga bagong babaeng kakaibiganin sa Friendster at sa paghahanap ng textmates. Hanggang sa... Nasabi ko na nga, abe. Uy, kayo na ka pa hinaharap ni Engineer Tani Foreman. Sino ba tinatawagan mo? Wala. Walang hula lang. Loh, hula-hula? Ano ka? Hula-hula lang? Ano ka, adik? Ano ba? Bakit? Hindi, nagbabakasali kasi ako na, malay mo, may sumagot na dalagang Pilipinang saksakan ng ganda. O, di jackpot! Pre, ang pira ka rin maghanap ng syosyo tayin, eh, no? Alam mo, pre, yung Friendster mo, tatatlo lang ang friends mo. Dalawa doon, akin pa, tapos yung isa, kurang pa. Ganyan talaga, love. Parang bagyo. Alam mong darating, pero hindi mo alam kung kailan. Pero ang sigurado, may pag-asa. Mga ganyan balak mo, dyan mo ako nadadali. Pinig ka na naman. Oh, sige. Tanungin kita. Oh, sige lang, tanong mo lang. Paano mo masasabing okay yan? Yung mga makakausap mo, mga tatawagan mo. Naniniwala ka ba sa love at first sight? Hindi naman masyado, pero... Eto, ang tawag dito, love at first hello. Bakit ka lalawal eh? Bilib na bilib ka na! Hindi mo talaga sa mga ganyan. Alam mo sana na maalok ko sa yung mga ganyang banat na. Hindi mo mamamana. It's too late for you. It's too late. Wait! Ayan na. Arali. Nag-i-ring? 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 Jane! Yung cellphone mo! May tumatawag! O, ito na, te! Aray! Ano number? Baka agency to. Kailangan gandahan ko yung sagot ko. Hello? Sino po sila? Hello? Sino to? Eh, ikaw yung tumawag eh. Bakit ako tinatanong mo kung sino ako? Sino ka? Hindi na importante kung sino. Abate, ka lang naman. Hoy, ikaw ha, sinasabi ko na sa'yo, sawa na ako sa manloloko. Niloko na ako, kaya hindi na ako mapapaloko ulit. Kayo talaga, nakukota na ako sa manloloko. Uy, sandali, huwag mo ibaba. Tumawag ko kasi... Ako rin, niloko rin ako ng girlfriend ko. Kaya nga ako tumawag para lang may mahanap na makakausap. Kasi it hurts. It hurts very much. Sino ba nanloko sa'yo? Boyfriend ba o asawa? Boyfriend. Boyfriend? Naku, kilala ko yung boyfriend na yan. Talaga ba?
Oh! Yan si... si Judas, si Barabas, si Hesta, si Hayop, si Nayupak. Alam mo, kayo kasing mga lalaki kayo, eh. Ibibigay na lahat sa inyo. Papasiyahin kayo. Pero ang ending, iiwan pa rin. Eh, ganyan talaga ang love. Para yung ano eh, parang... para yung adobo. Kahit masakit, titiisin mo pa rin para lang maramdaman. Adobo? Anong kinalaman nun? O, di ba nalito ka? Ganyan, ganyan ang love. Nakakalito. Okay ka palang kausap eh. Ano pa pangalan mo? I'm Vincent. Vincent? You, what's your name? Megan! Oo, Megan. Megan? May Friendster ka ba? A-add na lang kita. Anong pangalan mo sa Friendster? Well, actually... Oh, sige. Tumawag sa akin, te. Si Vincent! Okay lang. Okay lang. Alam ko na yung itsura mong yan. Natatakot ka, no? Eh, kasi naman, te. Di ba gano'n naman? Manluloko yan! Pag pogi, manluloko. Ay, ba talaga? Grabe ka naman. Ginudge mo agad yung tao. Kasi ang gawin mo, kilalanin mo muna. Ayan si Vincent, i-check mo muna kung okay siya. Hindi siya manluloko, walang sabit. Napakawalan, tingnan mo naman yung itsura. Huwag agad pakawalan. Di ba pwedeng magkaibigan lang muna? Ate, nakakalimutan mo ba? Pupunta pa ako ng China. Magdo-domestic helper ako dun. Uwe, bahala na. Masama, ito naman eh. Ganito. Kapo. Saan pa yung picture? Tatakot akong ipakita yung itsura ko kasi manglog-log na log-log ako nun eh. Kasi construction... Mas log-log pa dyan? Nagbibitay lang ako ng buhangin, ma'am. Oo, nagbibitay lang po ako ng buhangin. Sabi nga po na, ma'am, pag nakuha ko to, sabi ko sa sarili ko, para akong tumama sa loto. At siya naman, ma'am, para masunugan. Megan, tornilyo ka ba? Tornilyo? Bakit? Kasi habang umiikot ka sa isip ko, bumabaon ka sa puso ko. Sana aso ka na lang. Kasi gusto ko ikaw yung magbabantay sa puso ko. Ito pa, isa. Megan, alam mo, sana hindi ka katulad ng buwan. Buwan? Bakit? Kasi iiwan mo ako pagdating ng araw. Oh. Alam mo, para kang utot. Tahimik ka lang, pero ang lakas ng dating mo. Sa dalas nilang mag-usap sa telepono, unti-unti nang napapalapit ang loob nila sa isa't isa. Pero hanggang sa tumuloy na si Mary Jane sa China upang maging domestic helper, hindi pa rin sila nagkikita ng personal. Ang hindi nila bati, pareho nilang itinago sa isa't isa ang tunay nilang mga pagkatao. Hirap talaga ang buhay. Kailangan makipagsapalaran. Dahil kung wala kang gagawin, hindi ka talaga aasenso. Aray, ba't ang ingay? Nandito kasi ako sa, ano, sa site, sa construction. Construction? Siguro ang taas ng posisyon mo, no? Oo, ang taas! Taas ang posisyon ko dito. Engineer kasi ako dito eh. Engineer? Wow! Ang sarap ng buhay mo, grabe! So, mando ka lang ng mando sa mga tao, ano? Hindi naman, grabe ka naman. Hindi ganun. Hoy! Ikaw! Anong ginagawa mo dyan? Pagkadala mo yan dyan, dali mo yan ulit doon. Ikaw! Anong inuupo-upo mo? Tumayo nga!
Oh, umukali. Ganyan, ganyan tayo magtrabaho. Hello? Pasensya na, napaka-busy dito sa site namin. Nabibisi ako eh. Ano, nasa na nga ba tayo? Kakaingit ka naman. Samantalang ako. Dakilang alila. Alam mo, ako okay lang sa akin na maging alila. Talaga? Oo. Basta ikaw yung amo. Tapos pag inutusan mo ako, gusto ko, ang tawag mo sa akin, bebe ko. Tapos pag nag-report ako sa'yo, ang tawag ko naman sa'yo, bebe ko. Vincent! Uy! Ang hirap kayo ng long distance. Saka, hindi pa naman tayo masyadong magkakilala. Hindi mo pa nga ako nakikita, baka pag nakita mo ako, hindi mo na ako magustuhan. Anong hindi mo magustuhan? Okay lang yun. Ako rin naman hindi mo pa ako masyadong kilala, di ba? Oo. Meron pa kasi akong hindi naaamin sa'yo eh. Ano pa bang dapat kong malaman sa'yo, ha? May anak na kasi ako. Lalaki. Rain ang pangalan. Anak ko sa first boyfriend ko. Oh! Baka na-turn off ka na. Okay lang yan. Sige, naiintindihan ko. Turn... what? Turn off? Hindi ako nata-turn off sa'yo. I know that family is important, girl. Tsaka, wala naman na kayo ng BF mo, di ba? Wala na! Alam mo, ikaw, grabe no. Swerte nung makakatuluyan mo. Ang swerte mo? Kasi, ikaw ang makakatuluyan ko forever. Oh, sige na! Mr. Engineer, baka naiistorbo na kita. Uy, anong engineer? Di ba nga ang tawagan natin, bebe ko? Vin, meeting na tayo talaga. Ay, hello? Hello? Bebe ko, magbawa ko na yung phone kasi dumating na yung mga kamiting kong engineers and architects from different countries. Sige ha, love you, bebe ko. Bye-bye! Hello? 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 I love you too, bebe ko. Wala na? Okay na? Engineer, meron ka pong meeting ng alas 4 at meron po kayo... Sa paglipas ng mga araw, lalong nahulog ang loob ni Mary Jane kay Vincent. Kaya naman, nang makauwi na si Mary Jane mula China, ilang beses niyang niyaya si Vincent na magkita na silang dalawa. Pero maraming dahilan si Vincent na labis namang ipinagtataka ni Mary Jane. Hanggang sa... Oh, ba't parang matamlay ka? Vincent, napapaisip kasi ako kung saan patungo itong relasyon natin eh. Ha? Anong ibig mo sabihin? Dalawang taon na tayong ganito eh. Nagsasabihan tayo ng I love you. Eh hindi ka naman nagpapakita sa akin. Seryoso ka ba talaga? Oo naman. Ano ba? O sige. Kung seryoso ka talaga at kung talagang mahal mo ko, magkita tayo. Bebe ko... Wala kang oras. May problema sa site. May problema dyan sa mga kapwa mong engineer. Yan naman lagi mong sinasabi. Wala na bang iba? So, makipagkita ka sa akin ngayong linggo. Kung hindi, hindi na kita kakausapin kahit kailan. At huwag mo na akong tatawagin bebe mo. Bebe ko! Bebe ko, sandali lang! Sandali lang! O sige! Game! Magkita tayo sa linggo. Talaga? Saan mo gusto? Game! Te, ikaw na bahala kay Rin. Pupunta ako ng Cubao, ha? O, teka, anong gagawin mo sa Cubao? Magkikita na kami ni Vincent. Mayag na siya! Shhh! Re! Ano yan? Ang pira, pang sapuntahas ang kape mo na yan, ha? Pero
Tingnan mo yung mata mo, oh. Pagkakama lang kanya, dilat na dilat ka. Shhh! Hindi nga ako makatulog, pre. Hirap pala itong pinasok. Bahala ka. Lagot ka kay nanay. Hindi, pagbigyan mo naman ako. 2 years in the making, oh. Alam mo kung ano pang sa pangmahirap? Ano pa, pre? Ang damit mo, para ang mantel. Ano ba naman yung suit mo? Ito nga yung napag-usapan namin yung suit ko para makilala niya ako pag nagkita kami. 2 years in the making yan. Para mamamalengke lang. Tingnan mo naman, oh. Hindi ko man lang nagsapatos. Ang dami mo pang sinasabi. Laki color ko to. Kaya ito yung pinag-usapan namin. Huwag ka na masyadong madaldal. Malilita ko. Si Rain, ha? Ikaw na bahala kay Rain. Ay, nako, bahala ka! Hindi ka kilala nun. Naalala mo? Yung picture mo sa Friendster? Hindi ikaw yun. Hindi ka ba naniniwala sa himala, ha? Malay mo naman, may mangyari na tanggapin niya ako na... Pangit ka, ganun? Grabe ka sa akin, eh. Si. Yan nga lang naman, eh. Alam mo, pinapagahan ko lang yung pakiramdam mo. Pero, Loprekat, ano mamangyari? Dito lang ako, ha? Sige, thank you, pare, ha? Tama na yun. Sabi mo, engineer. Yes, ma'am. Naniwala ka ba agad nung sinabi niya? Opo. Na-engineer siya? Opo, kasi... Kasi? Kasi po, yun nga po yung Friendster niya, nakita niya. Kasi yung mga... Yung picture po kasi niya, ang gwapo talaga. Para po siyang si Paolo Bigione. Sabi ko, gano'n. Totoo ba? Ang gwapo talaga. Wow. Sabi ko, pwede na to pag naging asawa ko siya, stable yung trap. Yung buhay ko magiging maganda. In love ka na talaga sa kanya, di ba? Ako, in love po na talaga. Oo, ano ngayon? Ay! Okay lang. Fresh pa naman ako. Maganda pa. Vincent? Ikaw na yan? Ba't parang iba yung tsura mo sa pictures? Ah! Alam ko na. Yan yung mga napapanood ko sa pelikula eh. Diba? Nagpapadala ng pangay sa kaibigan, tapos yung totoo pala. Ay, sobra pogi naman pala. Ang ganda ng strategy nyo, ha? Megan! Vincent. Nice to meet you. Ako talaga to. Bakit? Ano nangyari sa'yo? Ba't kanya itsura mo? Bakit dun sa picture ang ganda mo? Paano ako naging maganda sa picture? Eh, lahat yung nakatalikod ako. Eh, kala ko kasi pag maganda na nakatalikod, maganda rin nakaharap eh. Kala ko package yun eh. Sana pa. Sana ano? Sana nakatalikod na lang ako? Hindi, wala. Sinabi. Uy, sandali lang. Sandali lang, sandali lang. Ano, malis kasi ang lakas ng ulan. Tsaka ang layo-layo lang nilakpay mo para pumunta dito eh. Di ba? Oo. Hindi ka ba nagugutom? Gutom? Oo, yun naman pala eh. Umorder ka na lang kahit ano, basta... Huwag mo lang damihan. Bakit? Eh di ba engineer ka? Eh di mayaman ka. Oo, engineer ako, pero hindi akong dadalang cash. Ganun talaga. Delikado, baka ma-hold up ako eh. Oo, eh ikaw rin yun, di ba? Grabe ka naman ni, eh. Ikaw naman ni, eh. Sige na. Ano? Kaya na tayo, bebe ko. Tilapia.
order ko, ah. Baka may masabi ka na naman dyan. Alam ko na. Sige na. Hindi ganun kaganda, di ba? Masaya ka na. Hindi naman ganun. Eh, ba't ganyan ako makakatingin? Eh, kasi baka ka ako dahil nakita mo na kung ano talagang itsura ko. Bigla akong tumakas, eh. Sige na, order na. Ate, ano ako, isang kanin tsaka adobo. Kasi ang adobo parang love. Ha? O, di ba nalito ka rin? Oh, ganun ang love, nakakalito. Oh. Oh, di ba? Ay, nalala mo. Walang ka ng gana? Ganon? Parang, uwi na ako! Ganon mo feeling mo? Opo, opo. Ay? Ayun. Eh, na-dismay ah, pagkakita sa itsura ko. Pero, hindi ko siya inayaang magbago isip niya. Ang ginawa ko, binusog ko, tsaka pinatawa ko ng pinatawa. So, ibig sabihin, hindi mo pa naaamin sa kanya na hindi ka talaga engineer. At yung Vincent na pangalan, hindi talaga ikaw yun. Eh, nasyak na nga sa itsura ko, eh. Ayun. Hindi ko na alam kung paano aamin sa mga kasinungalingan ko. Alam mo, pre, kung tutuusin, tabla nga lang kami nun. Baka nga lamang pa ako, matangka daw, eh. Kung alam ko lang ganun ang itsura nun, sana hindi na ako nandayan ng picture sa Friendster. Ano pa ba nga asahan mo, Tol? Ano ba sabi ko sa'yo? Huwag kang magtitiwala sa mga ganyang litratong nakatalikod. Daya yan. Ayun na nga. Hindi ko na alam kung paano ayusin yung pagkakamali ko. Tsaka pre, kahit ganun yung itsura na yun, mahal ko na yun. Kaya hindi ko kayang saktan yun. Alam mo pre, ito ha, akin lang ha. Hindi pa huli para magbago. Huwag munang antayin na masaktan kayong dalawa kung patatagalin nyo pa yung pagpapanggap niya. Ano mo, itulog na lang natin yan. Maga pa tayo bukas. Mauna ka na. Yun. Thank you. Ay, bahala dyan, ha? Mula noon, ilang linggong hindi nagparamdam si Vincent kay Mary Jane. Pero napagtanto marahil nilang dalawa. Nabagamat pareho silang nagpapanggap, eh hindi pa rin nagbabago ang nararamdaman nila sa isa't isa. Baby ko! Wow! Ang kapal din talaga ng mukha mo, eh, no? Pagkatapos mo magsinungaling, ikaw pa yung may ganang hindi makipag-usap sa akin. Pasensya ka na nga. Pasensya na. Eh, nahihiya lang talaga ako, eh. Nahihiya akong kausapin ka. Kaya nga ako pumunta dito para humingi ng tawad sa'yo. Alam ko naman mali yung ginawa ko, eh. So, ano ba yan? Can we start over all over? No? Hi. I'm Vincent. Megan. Oh, hi. Bebe ko. Ayan. Tawa ka lang. Bebe ko. Peanut ka ba? Kasi, peanut, tibok mo yung puso ko. O sige na, magpahinga ka na, Mr. Engineer. Good night na at bukas na lang. I love you. Bye-bye. Oy! Ikaw ang landi-landi mo. Di ba yung Vincent na yan? Yan yung hindi naman picture niya nilagay sa Friendster niya. Sinungaling yan eh. Lulukuhin ka lang yan. Ate, mabait naman yung tao. Mabait ba yun, ha? So una pa lang sisinungaling na? Kung magpapaniwala dyan? Ako talaga. Megastar? Ikaw ba yan? Ate, nasa punto na ako ng buhay ko ngayon na kapag may dumating na lalaki, nako, itatali ko. Hindi na pwede mapakawalan yun. Ganun. Nag-enjoy ka? Oo naman. Pero, mas lalo sana ako mag-e-enjoy kung hindi mo ko hinantian ng burger. Pasensya na. Nagutom din kasi ako eh. Nakagutom yung biyahe.
Oo. Oh. Ba't ganyan ka makatitig? Alam ko, ginagayuma ka, no? Gayuma yan. Gayuma agad? Di ba pwedeng windang lang? Windang? Bakit naman windang? Kasi para kang pagkain. Exotic. Exotic? Oo. Di ba pogi yun? Special. Oh, parang siopaw, ah. Correct. Alam mo ba na ang love parang siopaw? Bakit? Kasi minsan, special. Minsan, pola-pola. Wow! Grabe ka! Panis! Uy, panis! Uy, hindi ako bola-bola, hindi ako bolero, pogi lang. Diba, kasalanan lang talaga pagiging pogi, malamang nakakulong na ako. Wow! Bakit? Gwapo ko naman talaga. Talaga? Oo naman. Alam mo, Vincent, hindi naman tungkol sa forma o sa itsura ng isang lalaki ang pagiging pogi, kundi kung paano niya tratuhin ang isang babae. Kaya pogi ka. Jane! Jane, pasok sa loob! Nay! Hello po, ma'am. Pogi ah! Pogi mo sa Friendster ah! Nay! Oh! Halika na! Ingat ka! Sige na! Thank you! Papa, paniwala ka dyan! Pumasok na sa loob! Nay! Pogi! Ay! Yung pinabili mo sa akin, Nay, ito na po oh! Oh! Ano yan? Oh! Tingnan mo na lang! Oh, halika na! Pumasok ka doon! Gabi-gabi na eh! Mary Jane Tiglaw? Inom ko muna. Nasit naman ang bebe ko. Timpla ko yan. Baha! Excuse me lang, ha. Pwede ba akong gumamit ng banyo? Ayun, no. Alam mo naman kung saan. So, pasensya na. Masakit siyan ko. Okay lang. Linisan mo pagkatapos, ha? Okay, okay. Thank you. May kailangan ka bang aminin sa akin? Wala. Anong aaminin ko sa'yo? Sigurado ka? Wala? Wala. May ginawa ba akong kasalanan? Nagbanyo lang ako. Kasalanan. Marvin Bedonia? Laboret? Ba't kailangan mo magpanggap na ibang tao? Hindi, huwag kailangan mo magpapaliwanag. Hindi! Wait lang! Ba't kailangan mo sabihin na engineer ka? Ano to? Kasi, baka ako mas madali mo akong matanggap kung magpapanggap akong engineer. Tingnan, baka baba yung tingin mo sa akin? Hindi naman, hindi naman. Ano kasi, yung ex ko kasi, hiniwalayan ako kasi laborer lang ako. Naisip ko, baka mas madali mo akong tanggapin kung papanggap ang ibang tao. Sa totoo niyan, kaya ako pumunta dito para magtapat sa'yo ng totoo. Kahit na! Kahit na! Iloko mo pa rin ako! Bakit? Ako lang ba? Teka lang ah. Bakit? Anong sinasabi mo? Sandali lang. Oh! Pamegan-megan ka pa? Mary Jane Tiglaw? Oh. Saan mo nakuha yan? Hindi na importante kung saan ko nakuha yan. Ang punto ko, pareho tayo nagsinungaling sa isa't isa. Boy! Huwag mong ihahalin tulad yung pagsisinungaling mo sa ginawa ko. Dahil ako, pinalitan ko lang yung pangalan ko. Eh ikaw, buong pagkatao mo, pangalan mo, trabaho mo, ano, pati picture mo sa Friendster, pinalitan mo! Engineer, engineer. Laborer lang pala.
pasensya ka na. Nagawa ko lang naman yun kasi... kasi ganito yung itsura ko eh. Tapos laborer lang ako. Samantalang ikaw, OFW ka. Pero hindi ibig sabihin nun, sinungaling ako at manluloko. Sana mapatawad mo. Pero kung hindi, okay lang naman din, naiintindihan ko. Sige, salamat. May sikreto ko pa bang di sinasabi? Wala na. Ikaw ba meron? Wala na. Pangalan ko lang. Wala nang dagdag, wala nang bawas. Natural beauty na lang yung natira. Ibig bang sabihin nun eh, pinapatawad mo na ako? Oo na. Sige na. Kinayuma mo ko talaga, no? Hirap mong tiisin eh. Ibig sabihin, pwede na kita uling tawagin na bebe ko. Hindi pa ba halata? Yeah. Thank you. Thank you. Sa visa na kapangyarihan ay pinagkaloob sa akin, kayo ay aking ikinakasal. Natunay at ganap na mag-asawa na. Marvin, ibigay mo na ang iyong unang halik sa iyong asawa na si Jane. Sa engineer na sana sa next project eh, masama ka. Alam mo, pre, naisip ko lang na pagbubuo ka pala ng pamilya, hindi lang sapat yung pogi ka lang, kailangan may pera ka. Hirap pala ng kalagayan mo. Bakit? Pero yun, wala ka ng pera, tapos huwag mo na ituloy. Suli ko na ito. Adi! Adi! Nga, parang pinautang mo ako para sa rin. Wala ka ng... Alam mo, maiba ako ah. Gusto mo kumita ng pera. Ba't hindi mo try doon? Mag-audition doon kaya, no? Sa show ni Kuya Will. Alam mo yun? Ay, yung ano, show sa TV. Show ni Kuya Will, oo. Mamalay mo, swerteng ka, oo. Makuha ka. Mabigyan ka pa ng jacket doon. Dumating sa amin, ma'am, noong time na nakahiga pa po kami, nandiyan na sa pinto yung mga tao.
Nangyari ng ano, balato? Nangihiram, nangihiram. Siyempre, ma'am, para lang huwag mapahiya. Kahit paano. Kahit paano, nag-aabot kayo. Sige, abot. Yung time pong yun, ma'am, siguro mga 1 month kaming wala sa sarili. Wala ka sa sarili ka din. Walang maayos na tulog, walang maayos na kain. No, di po namin nalako sa kami. Mas masaya po kami ngayon sa... Pero, alam ko kapag may problema ka, sasambihin mo ba o uhulaan ko? Bebe ko, naalala mo yung napanalo na nating bahay, di ba? Tapos binenta natin. Oo. Oh. Tapos, yung pinagbentahan nun, di ba pinautang natin? May problema tayo. Ano? Tinakbuhan tayo eh. Hindi ko na makita yung tao, baby ko eh. Ano? Ano nga ba yung sinasabi ko sa'yo eh? Sinabihan na kita! Huwag ka nang magpautang! Ayun nga oh! Naloko na tayo nung binenta natin yung bahay at lupa! 3 milyon yung dapat makukuha natin! Magkano binayad sa atin? 250,000 lang! Ayan! Naloko ka na naman! Naisahan ka na naman! Una! Tanga na ako kung tanga! Gusto ko lang naman palaguin yung pera. Masama bang mangarap? Hindi masamang mangarap! Pero ikaw kasi hindi ka marunong mag-ingat, kaya naiisahan tayo! Hindi, sige na! Ako na mali! Lagi naman ako mali sa'yo eh! Bakit pumatay ba ako ng tao? Niloko ako! Niloko nga ako! Ako ba may kasalanan nun? Alam mo kung ano tawag dyan, ha? Karma! Sa mga panloloko mo at magsisinungaling mo noon! Bakit naman? Ba't nga pinapasok yung issue? Ang tagal na nun! Ba't mo pinapasok yung issue nun? Yan ang mahirap sa'yo eh! Yung maliit na bagay, pinalalaki mo eh! Lagi kang ganyan! Maliit na bagay? Anong maliit na bagay dun? Problema sa pera! Problema sa pamilya! Problema sa biyanan! Anong maliit doon? Oo, ba't pati sila nadamay? Ano pa naman ang dadamay kanibang tao? Tayo lang nag-uusap dito eh! So, hindi sila damay? Idadamay ko sila kasi damay-damay na to! Boy Marvin, natatandaan mo ba? Hindi ka gusto ng pamilya ko! Hindi ako gusto ng pamilya mo! Dahil simula nung nagsama tayo, akala na nanay mo inaago kita sa kanya dahil ano, mama's boy ka, di ba? At simula nung nalaman na nanay ko na nagpapanggap ka lang na engineer pa yung totoo, hindi naman talaga! Mas lalo siya nagalit sa'yo! Sabihin mo sa akin ngayon, maliit ba yung problema na yun? Ano? May 250,000 ka ba? O sige, bigay mo sa akin ngayon! Oh, wala, di ba? Bebe ko, sorry. Sorry sa mga sinabi ko sa'yo kanina. Hindi. Tama ka. Ako talaga yung mali. Pasensya ka na sa akin, ha? Eh, hanggang ngayon, hindi ko nga matanggap kung bakit. Bakit hinayaan ko lang na mawala yung binigay sa atin ni Kuya Willie?
Pera lang yun. Okay lang yun. Andito pa naman ako, di ba? Pati yung mga anak natin. Problema lang yung mga yan. Pamilya tayo. Fight, fight, fight! Talaga? Fight, fight, fight? Oo naman! Fight, fight, fight! Kasama mo naman. Fight, fight, fight! Tama, tama! No money, no problem. Alam mo, sure na ako, nagayuma mo ako. Hindi ka naman kagwapuhan, pero hindi kita natitiis. Wow! Wow! Sa'yo pa nang galing yun. Ayos ha. Alam mo, baby ko, sa totoo lang, marami diyang mas pogi sa akin o mas mayaman sa akin. Pero nag-iisa lang to. Mukha nga. Napaka-responsable nito at mapagmahal. Tsaka ikaw, uy, nag-iisa ka lang sa puso ko. Aba, dapat lang ano, eh ako na nga lang nagkakagusto sa'yo eh. Salamat ka. Wow! Hiyang-hiya naman ako sa'yo, bebe ko. Bebe ko, please dance with me. Sa daan? Bakit? Baliw! Let's be free! Free? Free people! Come on! Ano ba? Ano ba? Nahihiya ako! Aba, nahihiya ka niya lang! Hiya ka! Pinagtawad ni na Mary Jane at Marvin ang isa't isa sa mga mali nilang desisyon tungkol sa pera na kanilang napangalunan sa palabas ni Willie. Nagsimula silang muli at kumayod para sa lumalaki nilang pamilya. Oh, dandan, dandan. Baby ko! Wow, ang ganda! Diyan na tayo titira! Diyan na tayo titira! Yay! Oh, shh! Hindi tayo diyan titira. Hindi atin yan. Hindi atin yan. Pero balang araw, bibili akong ganyan. Oh, mas mataas, mas malaki, tsaka mas maganda. Basta kayo, mga anak, mag-aaral kayo mabuti, magsisipag kayo, magtulungan kayo, magmamahalan kayo, ha? Kasi yung bahay, yung kotse, yung ari-arian, yung bayamanan, madaling mawala, di ba? Pero yung pagmamahal nyo sa isa't isa, forever yan. Di ba, bebe ko? Tama. Eh, tay, ba't tayo nandito? Hindi kasi yung surprise ko, yung kainan sa likod, may karinderya dyan eh. Yung nanay nyo nakakita lang na mataas sa bahay eh. Tara na, tara na. Sige na. Halika na. Bibili ako niyan. Gutom ka na ba? Gusto mo 10 ganyan eh. Marami na kayong nilampasan, yes, pinagwagian na mga problema. Ano naman na maipapayo ninyo? Kung sa mga taong naghahanap po ng forever, bago nyo po ibigay yung buong tiwala sa isa't isa, mas maganda po sigurong sa personal na muna. Para po mas makilala nyo ng lubusan yung isa't isa, hindi lang po sa cellphone o kaya sa social media. O sa mga mananalo pa. Sa mga mananalo pa na katulad po namin. Anong advice? Mahalin nyo po. Kung ano po yung pinagkaloob ni Lord, mahalin nyo po. Oo, blessing yun eh. Blessing po yun. Napakalaki. Huwag nyo pong isipin na biglang dating, biglang mawawala. Sana po, hindi na mangyari yung gano'n. Pag-ingatan. Pag-ingatan nyo na po. Sabihin. O ikaw naman, Jane, ano maipapayo mo? Dapat po, ano, tiwala muna sa tao bago po maniwala sa cellphone o sa social media. Ano nga po. Hoy, maraming salamat sa inyong dalawa. Yes, sir. At ako naman natutuwa na, ano, na kahit gano'n ano ang nag-umpisa, pero kayo naman ay ngayon maligaya, yes, bilang sir, isang pamilya. Yes, maraming salamat sa inyo. Good luck, ha? Good yes, luck sir pa yan. Good luck pa hanggang dulo. Huwag kalimutan magdasal. Yes, ma'am. Okay, thank you very much. Lagi yung po kasama namin. Mapalad sina Jane at Marvin na sa kabila ng maling simula ng kanilang pagkakakilala, ay nauwi naman ito sa isang pangmatagalang pagsasama. Ay, pero huwag sana natin silang tutularan, ha? Sa ating bawat gawain at desisyon, naway tayo'y maging tapat at lagi tayong magpakatotoo. Ordinaryo mang tao o mga politiko na kasalukuyang tumatakbo sa larangan man ng pag-ibig o paglilingkod sa bayan, napakahalaga po ng tinatawag na honesty. Dahil kapag tayo'y tapat at may isang salita,
tayo ay mas pagkakatiwalaan at mabibiyayaan ng mga taong tapat din at nagmamahal sa atin ng tunay. Ito po si Mel Tiangco na bumabati sa inyo ng isang masayang gabi sa ngalan ng programang orihinal na nagtatampok ng pawang mga totoong kwento lamang. Ngayon, bukas at magpakailanman.